nga po pala tayo ngayon ng iba't ibang dog breed ng aso na training po natin ng basic training. Usually po, ang basic obedience training, sumusunod lang po yung aso ng with leash. At kapag wino-walking po natin sila, dapat hindi po sila nanghihila. Kasi usually po, yun po yung mga major problem ng mga dog owners, kaya po sila nagpapatrain ng mga aso. Okay po, so ito, with or without treats, dapat po sumusunod. Okay po, so iba't iba po kasi ang training system ng mga iba't ibang dog trainer. So ako po kasi usually, balance po ng dominant training at saka ng positive reinforcement po. So yung ibang mga dog trainer, iba rin po yung paliwanag po nila regarding about dog training service, lalo-lalo na po sa basic obedience. Pero ako po kasi talaga, usually yung aso po sumusunod lang po talaga ng with leash sa basic obedience training. Opo. Kasi po hindi naman po talaga lahat is gusto magpa-off-leash. Kasi syempre meron din naman po tayo mga batas na bawal po mag-off-leash. Pero kailangan din po natin usually yung aso po natin, maturuan din po natin na kahit walang tali. Kasi paano naman nga pagka ang aso is nakawala. Diba? Kunwari nakawala po yung aso, tapos biglang may hinabol na tao o kaya may hinabol na aso, ibang tusa. Okay, nakadisgrasya. So, yun po yung mga problema kapag ang aso naman po natin is hindi train sa off-leash. Okay po, dapat pagka tinabag po natin sila, nakakawala man po sila, dapat lumapit po sila. Pero ito pong i-demonstrate ko po sa inyo ngayon is basic obedience lang po. Susunod lang po yung dogs nang na-leash po. Iba't ibang breed po ito, iba't ibang breed po. Okay po? Okay, tala, let's go! So, alright guys, ang una po natin i-demonstrate ngayon ay isang Siberian Husky. Okay, let's go! Come on! Back. Easy. Good job. Deal. Stop. Sit. So, ayun guys, kapag ka nag-walk po kayo ng train na basic obedience training, dapat po hindi po siya nanghihila. At pagkahinto nyo po, dapat po uupo po siya sa tabi nyo. Kahit ano pong ginagawa nyo, kahit ang ipag-usap po ngayon. Good. Shake left. Yes, shake right. Yes, shake left. Yes, good job. Okay, come on, back. Two. Two. Stop. Sit. Good. Down. Good. Stay down. Down, stay. Stay. Stay down. Diyo po natin na isang Samoyed. Yung pangatlo po, Samoyed din po yun. Ang diferensya po nilang dalawa, para po may pagkakailan lang sila. Ito po, merong nun. Ayan po. Dalawa po kasi yung Samoyed po natin na estudyante dito sa atin eh. Okay? Good job. Ito yung train din po siya for basic obedience only po. Shake left. Nice. Shake right. Nice. Good. Okay, come on. Back. Feel. Easy. Feel. Easy. Stop. Sit. Cheek left. Cheek right. Right cheek. Down. Nice down. Stay down. Good. Up. Back. So, ayun po, pangalawang dogs, second dogs po natin, isang Samoyed. Pag winawaki po natin po, hindi po siya nanghihila at kahit i-jogging po natin, dapat hindi rin po siya nanghihila. At pag hinto po natin, dapat upo po siya. Okay? Shake. Right? Good job. Okay guys, ang pangatlong aso po natin na i-demonstrate ay isang po ulit na Samoyed. So, yung isa po, kanina meron nunal dito sa bandamata, siya po wala. Okay? So, ayan, pakita po natin. Para makita po yung pagkakaiba po nila ng pangalawa tsaka po ng pangatlo. Okay? Pero pare-pares lang po sila ng command. Basic command lang din po. Shake left. Good. Shake right. Good. Shake left. Good. Shake right. Good. Come on. Back. Heel. Sit. Sit.
So, ayun guys, kung mapapansin nyo, sana lang tatlo, wala pa po nang hihila. Pag winawalking po natin sila, nakasabay lang po natin sila dito sa left side po natin. At pag humihinto po tayo, uupo po sila. Okay, good job. Okay, back. Thank you. Stop. Sit. Down. Good. Okay, up. Sit. Good. Check left. Okay, very good. So, alright guys. Bali, ito ay pang-fourth na dogs na po natin for basic obedience training. For obedience training, okay? So, ayan. Isa po siyang German Short Hair Pointer. Okay, up. Okay, come on. Back. Go. Stop. Sit. Good. Stay. So, itong pang-apat po natin na dinedemo ngayon, isa po siyang German Short Hair Pointer. Yung isa po mamaya, pang-lima po natin, German Short Hair Pointer din po. Okay, bali dalawa rin po silang German Short Hair Pointer. Ang pagkakaiba naman po nila, ito po medyo mataba. Okay, kumpara po doon sa isa. Yung isa po medyo slim. Okay, shake left. Very good. Shake right. Good. Shake left. Good. Okay guys, kung so, mapapansin nyo po, tuwing winawak po natin sila, hindi po sila nanghihila. At kahit i-jog po natin sila, kahit mag-jogging po tayo, dapat hindi po manghihila kung sila ay train ng basic obedience training. So, hindi po ibig sabihin tina-train po yung aso, isusunod na po agad sa dog owners. Kailangan po yan, tina-turn over po sa dog owners para po malaman po nila kung paano po yung tamang magpapasunod sa aso po nila. Okay, shake na. Shake right. Good. Down. Stay. Stay down. Good. Up. Back. Alright guys, so ito, bali pang lima na po natin na aso na i-demonstrate sa inyo. Pare-parehas lang po sila ng training, puro basic obedience training, okay? Puro obedience training, susunod na po sila na naka-leash. Ayan, so kung ito, mapapansin nyo po, medyo manipis po doon sa isang German Short Hair Pointer. Kasi po ito isang German Short Hair Pointer din po. Ang pagkaiba lang po nila, ito mas manipis kung para doon sa nauna, doon sa pang-apat po natin. Okay, good job. Okay, shake left. Good, right shake. Very good. Okay, left shake, come on. Good, come on, back. Yo, easy. Stop. Sit. Good job. Left shake. Good. Right shake. Very good. Nice girl. Back up. Back. Stop. Sit. So, ayan. Mga pasin nyo, pare-parehas lang po yan. Ilakad po natin o kaya i-jogging po natin, hindi po dapat ang hila. Okay? So, alright guys, ito is pang-anim na po nating kaso na i-demonstrate sa inyo. Isa po siyang Labrador Chow Chow. Okay, crossbreed po siya. Pinatraining po siya sa atin ng proper walking lang po. Kasi po ito is nanghihila at nangangalagkan po talaga. At yung handler niya po before, sa sobrang lakas niya po manghila, lumipad, pabalsik. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo na hindi na po siya nanghihila. Okay, tsaka pag ipo po natin, nag-upo po siya. Okay, come on, back. Good. Stop. Sit. Heel. Back. Back. Stop. Sit. Good. Okay.
lang, guys. So, guys, ito pang pito na natin na estudyante ngayong araw na dinidemo sa inyo. Isa po siyang Belgian Malinois, okay? So, ito naman, ang issue naman nito. Ganun din, malakas din manghila kapag winowalking. Okay, so far, so good na po ngayon. Okay, okay na po siya. Up. Sit. Good. Next shake. Good. Right shake. Right. Good. Left. Good, yeah. Okay, back. So, kung mapapansin nyo, lahat po ng tinitraining natin, pare-press po sila. Pag linaan po natin sila, hindi sila nanghihila. Kahit itiyagin po natin sila, hindi sila manghihila. At pag hinto po natin, puupo po sila. Shake left. Shake right. Very good. Shake left. Good. Down. 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 Good. Yan. So, kahit wala po tayong dog treats, sumusunod po yung aso sa atin. Okay, up. Sit. Okay guys, so ito bali pang walo na natin na estudyante. Itong isang German Shepherd na to ay bago lamang po nating estudyante. Okay, so ang gusto lang din i-correct dito ng may-ari, gusto niya mailaan niya ng maayos kasi pag tuwing nakakita ng aso, pusa at ibang tao, dinadambakan niya. Kaya gusto niya kagatin. Okay, so hindi mo lang po muna natin yung proper walking niya. Okay, come on. Back. Guys, dapat ganyan. Pag inalaad po natin, kahit bago pa lang po yung aso natin, hindi po tayo dapat nagpapahila. Kasi once na nagpapahila po tayo, ibig sabihin po nun, nadodominant po tayo ng aso po natin. So, dapat kasabay lang po lagi pa natin siya. At pag winawag po natin siya, dapat nasa always left side lang po siya. Para standard. Pwede naman right side. Depende po sa inyo. Pero usually po kasi ako, as a dog trainer, professional dog trainer na nagpo-compete po sa mga iba't ibang klaseng competition, mas prepared po natin kapag ka nasa left side po talaga kasi yan po yung standard. Okay, good job. Well, again, back. Heel. Guys, so pansinin nyo guys, lahat ng hawak po natin aso, sit. Pag winawak po natin, hindi po tayo dapat hinihila. Very good job. So after din natin siya i-training, syempre dapat ay praise okay, para mabanding din po natin. Very good job. Okay, down. Down. Good job. Okay. Alright guys, itong pang ninth na aso po natin, isa po siyang aso pin. Okay, so ito naman, dinala po siya sa akin for behavioral correction at saka socialization, exposure, leash training, and at the same time, basic command like tumari, heel, and sit. Kailangan pag winowalking siya, umupo siya. Kaya po siya talaga sa akin dinala kasi po ito, kinagat po niya yung amo niya. Masyado po siyang aggressive. Pero so far, ngayon medyo okay na po siya. So, nahihimas-himas na po natin siya ng ganyan. Good job. Okay, stay. So, dati yan, nangahatak yan. Ngayon, susubukan natin ngayon, ipakita nga natin ngayon na maiwawak po natin siya na maayos. Okay? Pare-press po lahat ng asong tinraining natin. Pare-press din po ng command at saka ng training pattern. Kahit wala po tayong dog treats na binibigay, sumusunod pa rin po siya sa atin. Pero sa umpisa, pang-imprint po natin, kailangan po, tsaka pang bonding po natin sa aso, kailangan po natin ng dog treats o kaya reward na toy. Good job. Okay, let's go. Back. Heel. Stop. Sit. Okay. Good job.
So, yun lang po yung i-demonstrate po sa kanya kasi yun lang po na, yun lang naman po yung napag-usapan po namin ni Dog Owners. Yung ma-elish siya, ma-list train siya, maiwag siya ng maayon. At the same time, hindi na po siya nagagalit pag inihimas po siya kasi sobrang tapang niya po talaga bukol. Good. Okay? Good job. So, alright guys, ito naman po isang to. Ito po yung tinatawag po natin off-leash. Isa po siyang French Bulldog. So, kahit wala po siyang tali, kailangan po sumusunod siya para po pag tinawag po natin, malapit po siya sa atin. Okay, so usually, ang mga technique po sa mga ganyan, kailangan po proper bonding. Naka-engage na po sa akin yung aso. O, tsaka dapat, meron siyang isang dito, kagaya nito, pang toy drive o kaya food reward. Okay, dapat higil nagigil siya dyan. Good. Thank you. Back. Sit. So, ayan, kahit wala siyang tali, nasusunod siya. Diba, hindi siya tayo iniiwanan, hindi siya tumatakbo. Yan po yung off-leash, ganyan po dapat. Reality, open area. Yan, kita niyo po yan. Ngayon, area po natin, naka-open area po tayo. Good, heel. Back. Good, back. Sit. Good, watch. Okay. Yan, inawa po natin sa kanya. Guys, yung pinapakita lang po natin na kahit wala po tali yung aso, papasunod lang po natin. Okay, so yan, off-leash po yan. Kaya po off-leash, open area, kahit nasa open area para hindi po siya madisgrasya at hindi rin po siya makadisgrasya. Kaya pag tinawag po natin, lalapit po sa atin yung aso. Okay, watch. Hey!